habang nagpapakain nga ako ng alaga kong bibe, bigla na lang ako nagulat sa nakita ko. Nakakita ko ng dalawang itlog. Hindi nga ako makapaniwala eh. Kaya naman nag-decide na ako. Hindi na namin siya ikakaldereta sa piyesta. Dahil sa itlog niya, magtatayo na lang kami na itlog business. Kaya mga kagudugit, tara, samahan niyo ako. Kaya naman isang umaga, i-share ko lang sa inyo, sobrang sarap sa pakiramdam, napagising mo, may nag-aabang sa'yo. Tulad na lang nitong bibi ko na si Adobo, tuwing umaga, lagi na lang niya ako inaabangan dito sa bintana. Dito nga kami dalawa, lagi nag-uusap tuwing umaga. Kung kausapin ko nga siya, ikala mo parang baby. Alam ko na rin naman ang ibig sabihin niya tuwing umaga. Kaya siya nagpapakyut kasi gutom na siya. Sakto, at kakabili lang din namin ng pandesal. At lagi ko nga sinasabi, hindi ko siya tinuturing na parang alaga. Itinuturing ko na talaga siya na parang member ng family namin. Kaya kung anong lahat nakakainin namin, yun din ang kakainin niya. Hindi namin siya pinapakain ng tira-tira. Sobrang lakas nga niyang kumain eh. Parang hindi na siya humunguya, lunok na nanuno. Medyo napapaisip nga ako kung ano bang masarap ang luto sa bibi. Kadalasan kasi adobo at kaldereta lang alam ko. August na kasi ngayon, isang buwan na lang at magpepesta na dito sa amin. Pero habang nag-iisip ako, bigla na lang ako nagulat sa nakita ko. Hindi ako makapaniwala kaya bigla na lang ako napatalon at napatakbo. Kasi nakakita ko ng dalawang itlog. Hindi ako makapaniwala na mayroong dalawang itlog diyan. Hindi ko sure kung itlog niya yun kasi hindi ko naman alam kung babae ba siya o lalaki. Hindi naman siguro to itlog ni Kenchi kasi matagal na siyang wala. Nung tinignan ko nga, tinawakan, fresh na fresh pa talaga. At medyo maliit pa, para kakalabas lang. Hindi lang ako makapaniwala kasi dati nag-alaga din kami ng itik at yun araw-araw nangingit. Pero hindi ko alam na nangingitlog din pala ang bibi. Kaya nga kinuko ni itlog bago pakainin ng daga. At may naisip nga akong magandang idea, ibig na ikaldereta namin siya o i-adobo. Kung sakali mangingitlog siya araw-araw, pwede na kami magtayo ng itlog business. Pero bago ko gawin yun, syempre kailangan ko muna i-taste test. First time ko lang makakatikim na itlog ng bibi, kaya magkaibang luto ang gagawin ko. Isang nilaga tsaka isang sunny side up. At nung pagkatapos ko magluto, napansin ko na parang wala namang pagkakaiba. Parang itlog lang din ng manok. Ngayon titikman ko naman kung meron talagang pagkakaiba. Una ko nga pala titikman itong nilaga. Pagkagat ko nga sa nilagang itlog ay malambot to. Dahan-dahan kong inunguya para makontain ko talaga yung lasa. Sa sobrang lambot niya, natutunaw na nga siya sa bibi. At approve siya sa akin, sumunod naman itong sunny side up na itlog. Hindi ko in-expect itong sunny side up na itlog kasi inuluto ko siya sa malakas na apoy. Crispy yung labas at malasado pa yung loob. Thumbs up dahil sobrang sarap. At dahil dyan, walang magagalap na adobo o kaldereta sa piyesta. Pero nga pala nagsabi sa akin, ang masayang bibi daw ay lagi mangingitlog. Kaya naman isusurprise ko ang aking bibi na si adobo. Pupunta ako ngayon sa mga pakainan ng mga bibi o manok. Bibilahan ko siya ng favorite niyang pagkain. Sa sobrang mahal ko siya, babayahe pa ako na isang oras papuntang bayan. Para lang mabilan siya ng feeds na favorite niya. Mabuti na nga lang at hindi traffic. After 1 hour, nakarating na rin ako dito. Itong lugar na nga na to, ang heaven para sa mga ibon kasi libre silang nakakakain. Syempre gusto ko special, pipiliin ko dito yung pinakamahal. Pinakamahal, pinakamaganda at ang binili ko nga pala itong Integra. At paalam na nga pala sa Tupperware niyang pakainan at tubigan. Binilhan ko na rin para siya rito ang parang mangkok. Guys, after 1 hour na biyahe pa uwi, nakauwi na rin ako. Bala ko nga din sana siyang bilhan ng bill at isusuot ko sa kanya kaso wala. Maganda sana yun para naririnig ko siya habang naglalakad. Kaya nga pala sobrang dami nito nabili ko dahil 3 kilo to. Alam niyo ba, sobrang nakakatuwa nga kasi habang binubus ko tong pakainan niya, naririnig at naaamoy na niya agad. Bigla nga siya lumapit at nagpapahiwatig na para gusto niya ulit kumain. At saktong-sakto naman tong nabili kong pakainan. Ito na rin kasi ginagamit ko pang scoop. Yung isang puno nga, isakto na to para sa kanya. Habang papalapit nga ako para ilapag tong pakain niya, ay grabe, sobrang excited niya. Pinulot ko na nga din pala yung mga Tupperware niya dati yung pakainan at dati yung lagayan niya ng tubig. Bago ko itapon yung Tupperware, minake sure ko muna na kumakain siya bago ko siya iwan. Kaya naman yan, adobo, sige kain ka lang at magpalaki ka. Masayang masaya siya kasi alam kong favorite niya yan eh. Huwag ka mag-alala, kapag naubos yan, bibili ulit tayo ng madaming madami. At saka ito nga pala, paalam na sa mga Tupperware ni mama kasi hindi niya alam na kinuha ko to dati. Sana huwag niya mapanood. So yun lang, thanks for watching, bye-bye. Yeah!